Saan at paano nga ba ginagawa ang pera ng Pilipinas? Yan ang ating aalamin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps, samahan niyo akong alamin kung paano nga ba ginagawa ang pera ng Pilipinas. Nagsisimula ang paggawa ng ating salapi sa pinagsama-samang effort at kakayahan ng mga eksperto, historian, artist at ng ating mismong Pangulo. Ang ating perang papel ay ginagawa gamit ang isang klase ng espesyal na papel na gawa sa pinagsamang 80% ng cotton at 20% ng abaka. Dahil sa espesyal na mga sangkap na ito, mas nagiging matibay at tumatagal ang ating pera. Naglagay din ang mga maliliit na piraso ng fiber sa perang papel upang karagdagang patunay na ito ay totoo at hindi kayang gayahin. Meron itong mga security thread na hindi basta-basta makukopya ng printer o kahit anong Xerox machine. Espesyal din ang ginamit na coat o pintura para sa ating mga pera. Para kahit na ito ay mabasa o malukot ay hindi basta-basta mawawala ang kulay at ang mga importanteng detalye ng bawat pera. Dumadaan sa maraming proseso ang paggawa ng ating mga perang papel. Una ay ang litho printing. Ito ay isang proseso kung saan inililimbag ang iba't ibang kulay ng background sa papel na gagamitin. Susunod naman ay ang intaglio printing. Dito naman ay inililimbag ang mga nakamarka o nakaumbok na detalye ng perang papel. Tapos ay ang sheet inspection. Dito naman tinitingnan ang mga natapos ng nalimbag na pera kung ito ba ay may mga mali o depekto. Susunod naman ay ang numbering. Inilalagay na ang serial number ng bawat pera na natapos na sa proseso na nabanggit. Susunod dito ay ang tenning. Ito ay pagtingin muli sa mga nalimbag kung wala ba itong nalaktawan na ibang mga defect para double checking. At sa huli ay ang finishing na kung saan ay gugupitin na ang mga ito ayon sa hugis at pagkatapos ay bibilangin at ibabalot na. Ang barya ay gawa sa tanso, nickel at ang 5 piso at ang mga sentimo ay may mga halo ng zinc kaya may mga ibang kulay ang mga ito. Ang tanso, kobre o tumbaga ay karaniwang ginagamit bilang konduktor ng kuryente, isang material sa paggawa ng mga gusali at bilang isang bahagi ng maraming mga haluang metal o alloy. Ang zinc naman ay isang mabughaw-bughaw na puti at makisap na metalikong elementong malutong kung nasa pangkaraniwang temperatura. Nagiging madali naman ang pukpok dito kapag nag-iinit, kaya't ginagamit bilang sangkap sa mga alloy o balaha na katulad ng bronze at brass o tansong dilaw. At ang nickel ay isang kemikal na elemento na silvery white lustrous metal. Ginagamit din itong sangkap sa paghihinang at maging bilang pantubog sa yero ng ating mga bubungan. Paano nga ba pumipili ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng mga bayaning ilalagay sa ating mga pera? Ang ating pera ay nagsisilbing pagkakakilanlan ng ating bansa at pagka-Pilipino, kaya naman mahalaga kung sino ang mga taong itatampok sa mga ito. Ito ang mga dahilan kaya't makikita si Mao Zedong sa mga salapi ng China, si Mahatma Gandhi sa India, George Washington sa Amerika at si Queen Elizabeth para sa Britanya at mga koloni nito.